8 habits of effective life group leader. Okay? So 8 habits of effective life group leader. Napakaganda po ng topic na ito, no, upang mas mapagbuti natin ang ating paglilingkod. At magmula po dito sa 8 habits po na ito, na maganda po na maging prayer item natin ang lahat ng ito para po tumindi ang ating, lumalim pa ang ating pag-ibig sa Panginoon. Remember po, in John chapter 21, ang pagmamahal sa Panginoong Jesus ay ibig sabihin, no, ito ay nagpapakita ng pagpapakain at pag-aalaga ng kaluluwa. So, upang tayo ay lumago at maging effective na nagmamahal sa Panginoon, ito po yung 8 habits of effective life group leader. Number 1, dream. Okay? Dream. Dream of leading a healthy, growing, and multiplying group. Kailangan po, meron kang pangitain na isang araw na itong ina-handle ko na ito, madidevelop ito na maging mga leader, matatransform ang kanilang karakter, no? Kawangis ni Jesus Christ. Okay? So meron tayong ganung pangitain sa kanila, mababago itong mga ito, madidevelop ang pagkatao nito, uunlad ang pamumuhay nitong mga ito, yayaman nitong mga ito, and then magiging mabunga din sila. Okay? Dream of leading a healthy, growing, and multiplying group. Number 2, pray for group members daily. Okay, pray for member groups, group members daily. So napakahalaga po, no, na ipinapanalangin natin ang ating mga members. Sa gayon po, kahit hindi po tayo weekly nagkakasama-sama, ay patuloy na lumalalim at nagiging intense yung damdamin natin sa ating mga inaalagaan. Why? Dahil inaangat natin sa Panginoon ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang pagkatao, pamilya, o sila mismo. Okay? So sa pamamagitan po ng prayer, mga kapatid, ay tumitindi ang ating affection sa ating mga inaalagaan. Number 3, invite new people to the group weekly. Ibig mong sabihin, no, talagang open, no? Nag-i-invite tayo, sama ka sa live group, join ka. So napakahalaga po nun, no, kung close na ang iyong live group, so nag-i-invite ka para i-join mo sila sa iba. Minomotivate mo ang simbahan na mag-join kayo sa isang small group or live group. So invite. Number 4, contact group members regularly. Yun. Contact group members regularly. Kahit po busy ang panahon, kahit na ano mangyari, dapat nangangamusta tayo. Kinokontakt natin sila. Okay? So, napakagandang katangian po nun. Number 5, prepare for the group meeting. Ibig sabihin, bago dumating yung live group, ay inihahanda sila, kinakausap sila, sinesets yung kanilang atmosphere, yung isip at puso nila para doon sa gagawing meeting. So, prepare for the group meeting. Number 6, mentor an apprentice or potential leader. Mentor an apprentice or potential leader. Ibig sabihin, na dun sa live group po natin, may mga makikita po tayo na may potential. No, lahat sila may potential. Pero yung nakikita natin na hinugna, okay? So, tinutulungan natin sila, ibinubukod natin sila ng meeting personally, specifically para na ma-train sila at mabigyan ng payo advice, no, para sa mga gagawin pa nila para sa Panginoon. Mentor an apprentice or potential leader. Number 7, fellowship with group members through planned activities. So, fellowship with group members through planned activities. Merong tayong sinasadyang na programa. Bakit? Para lumalim ang samahan, ang fellowship. Group fellowship with group of members through planned activities. Number 8 and last, grow as a leader through personal development. So, dapat po, nagbabasa, lumalalim sa Lord, spiritually, inaalaga natin ang sarili natin, at dumadalo din ang mga training. Okay? So, yan po
ang walong habit ng effective na life group leader. Nawa po, makatulong at hangat ko po na sa ating simbahan ay ma-develop ng ma-develop ang ating mga life group leader. Sa gayon po, napaparangalan ng Panginoon, masusunod ang kanyang kalooban, at lumulusog ang ating pagkatao at ang pagkatao ng inaalagaan natin. God bless you all.